Hello po! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng ubi polboron. At ito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit po tayo dito ng 3 cups of all-purpose flour. Meron din po tayo dito ng powdered milk. Gagamit po tayo dito ng for about 1.5 cups of powdered milk. So, ang gamit natin ay yung ating Bear Brand powdered milk. Then, sugar. 1 cup of granulated sugar. Then, meron po tayo ditong macadamia nuts. Ang gagawin natin, dudurugin natin dito sa food processor. Kailangan din po natin ng ubi flavoring or ubi color. Then, white chocolate. Butter. So, itong ating butter, i-melt po natin ito. Kailangan tunaw po yung ating butter. Then, para po sa pang-wrap natin sa ating polboron, gagamit po tayo ng purple ng papel de hapon o flower paper, then cellophane paper. Okay. Umpisahan na po natin ang paggawa po natin sa ating ube polboron. Then ngayon po ang unang gagawin natin, tulad ng pangkaraniwang polboron, meron tayo ditong medyo malaki-laking kawali o wok. Dito po, ito-toast natin yung ating harina or flour. So ilalagay natin sa kawali. Okay, lutuin po natin ito over medium heat lang. Aalagaan lang po natin ng halo para hindi masunog. Then ngayon, after 10 minutes ng paghahalo natin dito sa ating flour, so naaamoy na natin yung aroma nung pagka-toasted niya. So nagba-brownish na siya, kulay brown na siya. Pero konti pa, so ang gagawin po natin para maiwasan ang pagkasunog nitong ating flour, i-low heat lang po natin. Hinaan po natin yung apoy. So, toast natin ito ng mga 5 to 10 minutes pa. Sa low heat. Para tuluyan na siyang maluto. Then, ngayon po, after 10 minutes, so, okay na. Toasted na itong ating flour. So, i-turn off na natin yung heat. Then, okay na siya. Ang gagawin po natin dito, hihintay natin mag-cool down before nating ihalo yung lahat ng mga ingredients. Then ngayon po, ang susunod nating gagawin, habang hinihintay nating mag-cool down yung ating flour, so meron po tayo dito yung macadamia nuts. So idudurugin natin dito sa processor. Then, i-set aside muna natin. Mamaya, ilalagay natin ito dun sa ating polboron. Pagsasamahin natin lahat. Pati na yung powdered milk at saka yung granulated sugar. Then, ngayon po ang next na gagawin natin. So, nag-cool down na itong ating toasted flour. Gagawin natin, nilagay natin sa strainer. Sasalain po natin ito before natin paghaluin lahat yung mga sangkap. Then, okay na po ito. Then, ngayon, gagawin natin, ilalagay natin itong ating macadamia nuts.
Mix natin mabuti. Then, granulated sugar, 1 cup ang ilalagay ko. Then, itong ating powdered milk. Then, dito, ilalagay na po natin yung melted butter. Haluin nating mabuti. Kailangan maghalo-halo siya lahat. Kakamayin na natin. Kailangan lang po mahalo nating mabuti ito. Kailangan magsama-sama lahat yung butter at saka yung flour, yung mga ingredients niya. So, okay na po ito. So, ang gagawin natin, pabayaan muna natin dito ng mga 30 minutes para medyo tumigas ng konti. Ngayon po, narito na yung ating polvoron mixture. Then, meron tayo yung polvoron molder. So, ang gagawin natin, i-shape natin ito ng oblong shape. I-compress natin. Kailangan siksik siya. Then, ganito po ang kakalabasan ng ating polvoron. Okay, tutuloy-tuloy lang po natin yung ganitong process hanggang sa matapos natin lahat itong ating polvoron. Then, ngayon po, ito ang kinalabasan ng ating mga polvoron. After na na-shape natin lahat doon sa polvoron molder. Nakagawa rin tayo ng small size na polvoron. So, ito sinipe ko lang dito sa chocolate molder. Okay. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin. So, meron tayo ditong aluminum bowl. Then, lalagyan po natin ito ng boiling water. Then dito, tutunawin natin yung white chocolate. So, okay na po itong ating white chocolate. Then, ngayon, meron tayo dito yung ubi color flavoring. Okay, lalagyan po natin ng ubi color. Then ngayon po, nakompleto na natin itong kulay. Nakakailanganin natin
So, ang gagawin natin before na tumigas yung ating chocolate. So, ang gagawin po natin, gagamit tayo ng pinset. Then, ilulubog natin dito. Then, ilalagay po natin dito. Then, ngayon po, after na na-coated natin ng chocolate, ube chocolate, itong ating polvoron. Hihintay na lang nating tumigas yung chocolate. Then, ilagay po natin sa rep. Then, after that, irarap na natin ito. Then, ngayon, matigas na po itong ating ube chocolate, polvoron. Ang gagawin natin, meron tayo ditong papel de hapon o Japanese paper na cellophane paper. So, babalutin na natin o irarap natin itong ating mga ube polvoron. Then, ang gagawin po natin, patay ng papel de hapon. Then, meron tayo dito yung cellophane paper para yung butter hindi humawa doon sa Japanese paper. Then, ito namang clear cellophane paper ang gamitin natin. Yan, simple lang. Isarado natin yung magkabilang gilid. Then, okay na ito. So, ganito rin po ang gagawin natin dun sa mga small size na polvoron. Okay, tutuloy lang po natin yung ganitong process sa pagrarap o pagbabalot ng mga polvoron hanggang sa matapos natin lahat ito. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating ube polvoron. So, after na nairap nating lahat, pwede na po natin itong iserve at kainin. O kaya ipangregalo sa ating mga kaibigan or kamag-anak. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!